Cassandra, ayos ka lang? Tanong sa kanya ni Leah. Nandito silang dalawa ngayon sa coffee shop sa resort nila ni Kyle dahil silang dalawa lang ang naunang nagising kaya napagdesisyon na nila na mag-almusal na. Hindi nga nila alam kung nasaan na ang iba pa nilang kasama at kung bakit puyat ang mga yun samantalang nag-alaga lang naman sila ng mga lasing at syempre ang mga lalaking paniguradong mamaya pa yun gigising sa sobrang kalasingang taglay. Yeah, nauutal ni Cassandra'ng sagot. Hanggang ngayon kasi ay iniisip niya pa ang sinabi ni Rafael, hindi pa nga siya nakakatulog ng dahil doon. Masyado niya yung dinamdam dahil ito na muli ang unang beses na humingi si Rafael ng tawad. Noon kasing sila pa ay lagi din itong nagsusorry. Pero iba ngayon, nagsorry at nag-I love you ito sa kanya. Ayaw ni Cassandra namang bigyan ng ibang meaning ang ibig nitong sabihin dahil alam niya namang lasing ito. Pero sa bawat katagang binibitiwan nito, ramdam ni Cassandra ang sinseridad sa tono ng pananalita nito. I know you're not. Come on, tell me, what's your problem? Sambit muli ni Leah. Kilalang kilala talaga siya nito. Leah, it's nothing. Pilit ang ngiti ni Cassandra dito. Cass, matagal na kitang kilala. And I know kapag may problema ka. Tell me, is this about Kuya Rafael? Nananan siyang tanong sa kanya ni Leah. Alam kasi nito na iniiwasan niya hanggat maaari na pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Rafael. Yeah, hindi na ni Cassandra natuloy ang sasabihin niya nang putulin iyon ni Leah at tumingin sa entrada ng coffee shop. Mamaya na lang, nandito na ang mga lasinggero. Natatawa nitong sambit, kaya natawa na din siya. Tama ito, nandito na sila Maricel at ang mga lalaki na kung makapag-inom ay parang wala ng bukas. Aba, good morning naman sa inyo. Sarcastic ang bati ni Leah sa kanilang lahat. Good morning. Bati naman ni Maricel at naupo na sa kabilang side ni Cassandra. Good morning, Cass. Leah. Ngiti sa kanila ni Naomi at ngumiti din sila. Good morning. Sambit ni Madeline. Morning. Sambit naman ni Kiara. Good morning, Leah, Cass. Sabi naman ni Shera. Hi, good morning to the two lovely ladies here. Masiglang bati ni Nina. Siyempre hindi na nila inaasahan na babatiin pa sila ng mga lalaki dahil paniguradong merong mga hangover ang mga to. Pero nagulat na lang si Cassandra nang may isang bumati sa kanya. Good morning, Cass. Bati sa kanya ng isang baritonong boses at nang tingnan niya kung sino iyon, it's none other than Rafael. Good morning. Nauutal niyang bati. Hindi kasi siya sanay na binabati nito, kaya nakakapanibago. Natatandaan niya kaya yung sinabi niya kagabi? Tanong ng isang bahagi ng puso ni Cassandra. Of course not. Lasing siya kaya paano niya yun matatandaan? Sambit naman ang isang isip niya, dahilan para makaramdam siya ng sakit. Para siyang sinampal ng katotohanan. Dahil totoo naman na lasing lang ito noon, kaya paano nito matatandaan? O baka nga hindi nito alam na nagbitaw ito ng mga ganoong kataga sa harap niya. Let's order! Sambit ni Nina dahilan para mawala ang iniisip ni Cassandra. Yeah! Pagsang-ayon ni Dex at hinilot ang sintido. Gusto sanang pagtawanan ni Cassandra ang mga itsura nila dahil halos lahat silang magkakaibigan ay hinihilot ang sintido. Ang iba pa ay nakayukyok ang ulo sa mesa at ang iba naman ay nakasandal sa inuupuan at nakapikit ang mata. Kaya lang, wag na dahil baka mabigwasan pa siya ng mga ito. Maya-maya ay lumapit sa kanila ang waitress na tinawag ni Leah. Give us an 8 black coffee, then 7 orders of cappuccino, then give us all 1 slice of chocolate cake. Sambit ni Leah na agad namang tinalima ng waitress. Sakit ulo nyo? Nang uuyam na tanong ni Maricel sa kanila. Bilib din si Cassandra talaga sa babaeng ito. Hindi nasisinda kahit ang mga kaharap nito ay mga kilalang tao sa bansa dahil sa mga businesses. Baby, huwag ka namang ganyan. Masakit na ang ulo namin. Mang-aasar ka pa. Sambit ni Brendel.
Yeah, right, Maricel. Huwag mo silang asarin tungkol sa paglalasing nila na akala mo wala ng bukas. Mapanguyam din na sambit ni Leah dahilan para matawa sila. Leah, would you like to shut your mouth? Inis na sambit ni Leah na nakayukyok ang ulo sa mesa. No, I would not. Biro ni Leah. You're going to shut your mouth or I will shut your mouth by myself. You choose. Wika ni Leah na nakatingin na kay Leah. Siyempre, hindi naman kahapon lang ipinanganak si Cassandra. Alam niya ang tinutukoy ni Leah. Kuya o, sumbong ni Leah kay Kyle. Leah is right, he can shut your mouth. Wika ni Kyle, nahilot ang sentido. Kinampihan pa talaga ang kaibigan. Ah, kuya, I hate you. Naiinis na wika ni Leah dahil kinampihan ni Kyle si Leah sa pang-iinis sa kapatid na babae. Nabaling naman ang tingin ni Cassandra kay Rafael na hilot-hilot rin ang sentido. Hindi niya tuloy maiwasan na huwag alalahanin ang mga sinabi nito kagabi. Siguro nga ay lasing lang ito kaya nito nasabi iyon sa kanya. At syempre, dahil lasing ito, paniguradong hindi ni Rafael alam ang mga pinaggagawa nito kagabi dahil sa sobrang kalasingan. But is he sincere for apologizing to me? Sambit ni Cassandra sa utak niya. Come on, Cassandra, he's just drunk. That's why he said that word to you. Sagot ulit ng utak niya. Natigil lang si Cassandra sa pag-iisip nang dumating na ang mga orders nila. At habang nilalagay sa mesa nila ang mga pagkain, ay nakikita niya ang mga babae sa loob ng shop na panayang tingin sa kanila. O mas mabuting sabihin na, sa mga lalaking kasama nila sila nakatingin. Oo, dahil kanina pa nila tinititigan ang grupo nila Rafael simula nang pumasok ang mga to dito sa coffee shop. Kahit pala mga mukha kayong lasinggero ngayon, madami pa ding nagagwapuhan sa inyo. Wika ni Maddie sa mga kasama nila at inilibot ang tingin sa paligid. Ganon din ang ginawa ng iba nilang kasama. Gwapo kami eh. Mayabang nasambit ni Dex. It's gross, Dex. Wika ni Nina. That's not gross, baby. Nagsasabi lang ng totoo ang mga mata ng mga kababaihan dito sa loob ng coffee shop. Natunay kaming gwapo. Ngisi ni Asher kay Nina dahilan para irapan ito ng huli. Bilib din si Cassandra sa mga ito eh, kahit mga may tama ay nagyayabang pa rin. Nagsimula na silang kumain. Siyempre panay ang pang-asar nila Leah sa mga kasama nila na may mga hangover pa din. Hindi ni Cassandra naman sinasadya na mapatingin sa gawi ni Nina nang hawiin ito ang buhok nito papunta sa kabilang gawi dahilan para masilayan niya ang leeg nito na merong kiss mark. Nina, what's with your neck? Hindi na mapigilan ni Cassandra na maitanong dahilan para mapalingon din silang lahat kay Nina. What's with my neck? Balik tanong nito sa kanya at bahagya pang kinapa ang leeg. Your neck has a kiss mark. Or should I say hickey? Sagot ni Cassandra. Nakita niya naman ang pamumula ng magkabilang pisngi ni Nina at si Asher naman ay ngumisi. What's with them? My gosh, Nina, anong ginawa sa'yo ni Kuya? Tanong ni Shara. Sinamaan naman ito ng tingin ni Asher. Can you please shut your mouth, Shara? Naiinis na wika ni Asher sa kapatid. Oh my gosh, don't tell me na. Wala nang bandila ng kababaihan sa'yo, Nina. Wika ni Aaliyah. At gusto ni Cassandra na matawa ng halos kasing kulay na ng kamatis ang mukha ni Nina dahil sa pinagsasabi ni Leah. Anong bandila ng kababaihan? Biglang singit ni Kiara dahilan para matawa sila dahil bakas talaga sa kanyang pagiging inosente. Virginity. Tipid na sagot ni Nomi. Hush, sweetheart. You're too innocent girl for this topic. Wika ni Rayo nakatabi lang nila ni Kiara. Am I not? Sambit ni Kiara. Yes, you are. Sambit ulit ni Rayo. Pero ano nga nangyari, Nina? Bumalik ang atensyon nila kay Nina nang tanungin ito ni Shara.
Yeah, why do you have a hickey on your neck? Taas kilay namang tanong ni Leah. Sinuko mo na? Tanong ni Cassandra at hindi niya na kailangang sabihin kung ano yun dahil alam naman niya na alam nito ang ibig niyang sabihin. Ano bang pinagsasasabi niyo? Nauutal na tanong sa kanila ni Nina. Nina, you have a hickey on your neck and the last time we checked, ikaw ang kasama ni Kuya Asher. Paliwanag ni Shara. Oh my gosh! Natutop ni Nina ang sariling bibig at isa-isa silang pinandilata ng mata. Walang nangyari mga baliw. Yung hiki ko sa leeg ay kagat ng langgam. Actually, kagabi pa ako kinagat ng langgam nung pupunta tayong lahat sa cabin. Paliwanag nito, nakahinga naman sila ng maluwag nila Leah at Shara, mas lalo naman ang grupo nila Rafael na matunog pang bumuntong hininga. Nang matapos silang mag-almusal ay nagbalikan din sila sa treehouse para ihanda na ang mga gamit nila sa pag-alis mamayang gabi para bumalik ng Manila. Nang matapos na silang mag-impake ay napagdesisyon na nilang mga babae na mag-swimming sa dagat dahil noong nakaraan pa sila hindi nakakaligo. I think we should wear shorts and polo, sambit ni Leah. And why is that? Taas kilay na tanong ni Nina. Gusto mo bang paguntugin tayong lahat nila Kuya Asher kapag nakita tayong nakatupis? Taas kilay din ang sambit ni Shara. My gosh, don't mind them. Wika ni Nina. Napagdesisyonan na lang nila na magtupis dahil tama nga naman si Nina. Pare-parehas lang silang lahat na nakatupis with cover-up para hindi naman masyadong litaw ang mga balat nila at medyo madami ding tao ngayon sa beach dahil Sunday ngayon. Maliligo kayo? Tanong ni Rafael. Simpleng tango lang ang sagot ni Cassandra dahil hanggang ngayon ay hindi niya pa din nakakalimutan yung mga sinabi nito kagabi na paulit-ulit bumabagabag sa kanya. And them are all wearing a swimming trunks and they are all topless. Kaya naman ang mga babae na nadadaanan nila ay napapatingin kila Rafael na lahat nakatopless at nakasuot ng block sunglasses. At mukha tuloy silang mga alalay kung hindi lang sila magaganda ay paniguradong pagkakamalan sila ng mga yaya ng mga kasama nila. Gosh, halos lahat ng babae ay napapalingon sa inyo. Subukan nyo kayo magsuot ng damit at huwag nang ibalandra yung mga pandesal nyo. Wika ni Nina, nakasabay ang maglakad ni Asher. Baby, huwag ka namang magselos. Sa'yo lang naman ako nabibighani. Ngisi ni Asher kay Nina. Ang landi mo. Pagtataray ng huli, dahilan para matawa sila. That's gross, kuya. Sambit ni Shara sa tabi ni Cassandra. That's not gross, little sis. It's cold. Hindi na natuloy ang anumang sasabihin ni Asher nang biglang takpan ni Nina ang bibig ng lalaki at pandilatan. Pag tinuloy mo yan, hindi na kita kakausapin. Pagbabanta ni Nina kay Asher na mukha namang tinablan dahil natigilan ito dahilan para matawa sila. I'm sorry, baby. Sambit nito. Che! Sambit naman ni Nina. At nauna nang maglakad na sinundan naman agad ni Asher. Nagunahan na rin sa paglalakad ang mga kasama nila dahilan para silang dalawa na lang ni Rafael at Cassandra ang maiwan sa tagal nilang naglalakad dahil ang mga kasama nila ay nauna nang lumusong sa dagat. How are you? Tanong sa kanya ni Rafael dahilan para nagugulahang tingnan ito ni Cassandra. Well, kanina iniiwasan mo ko. Kaya I'm asking you kung kamusta ka na dahil baka may sama ng loob ka sa akin. Pagpapaliwanag ni Rafael. Matagal nang masama ang loob ko sa iyo. Iyan ang gustong-gustong sabihin ni Cassandra, pero sinabi niya na lang sa utak niya. Wala. Tsaka tahimik naman talaga ako. Wika ni Cassandra at umiwas ng tingin. At nauna nang maglakad sa lalaki. Pero agad siyang napatigil ng hawakan nito ang kamay niya that gives her an electric shock. Kaz,
Kung kaya iniiwasan mo ako dahil sa ginawa ko sa bar, I would not say sorry though. I just want Michael to go back off because you're a fragile girl. Ayoko lang masaktan ka. Wika ni Rafael. Dahilan para mapait ni Cassandra ang mapangiti sa isip niya. A fragile girl that you don't wanna hurt? Pero bakit sinaktan mo ako? You always say that you never hurt me in any way, but you did. You also lied. Mapait niyang sambit sa kanyang isip at muli na namang naalala ang nangyari kagabi sa cabin. Ayos lang. Salamat. Saad ni Cassandra. Muli na sana siyang maglalakad pero nagulat na lamang siya nang bigla nitong hatakin ang kamay niya dahilan para mapaharap siya dito. Pero ang hindi niya inaasahang gagawin ito ulit ay nangyari. He kissed her on her lips. When their lips pressed to each other, she felt another electric shock on her body. This is the first time he kissed her since they broke up. And now, she willingly admit to herself that she really miss his kisses. Naramdaman ni Cassandra na dahan-dahang gumagalaw ang mga labi nito sa labi niya, dahilan para mapapikit siya. At dahil na-miss niya ang ganitong sensasyon ay napilitan siyang tugunan, ang halik nito na paunti-unti nang lumalalim. Naramdaman niya na lumalapit ang isang palad nito sa pisngi niya at hinahaplos iyon. Ang isa naman ay nasa bewang niya na pinipisil-pisil nito dahilan para mapaungol siya. Ang ginagawa nito, unti-unti na si Cassandra na bumibigay sa mga halik ni Rafael na hindi naman dapat at hindi na dapat siya makaramdam ng kung ano naman dahil halik lang naman iyon. But why is she responding to his kisses? Gusto niya nang mawala ito sa kanyang tabi dahil kapag malapit ito ay nasasaktan siya. At iyon ang ayaw niyang mangyari. But she just missed his kisses and touch. Kahit ngayon lang gusto niya itong muling maramdaman. Gusto niya ulit maramdaman ang halik at haplos nito sa kanyang katawan. He broke the kisses that they share when they need to get an air. Pinagdikit ni Rafael ang noo nilang dalawa at pinakatitigan siya sa mga mata. Ngayon na lang ulit ni Cassandra ito nahawakan at nahalikan. At ngayon lang ulit nagdikit ang mga katawan nila. I'm sorry. Biglang sabi ni Rafael dahilan para mapatulala si Cassandra. Pero muli siyang napapikit nang halikan siya nito ulit. At muli niya na namang tinugon ang maalab nitong halik. How she wished that this kiss they shared will never end. Namiss niya ang halik nito sa kanya. Kahit noon ay hinahalikan siya nito, pero nararamdaman ni Cassandra ang pagmamahal doon. And now, the kiss they shared are so passionate. And now, the kiss they shared are so passionate. Hindi niya tuloy alam kung para saan at ano ang dahilan niya para halikan siya nito. Pero sana nga hindi na matapos ang halik na pinagsasaluhan nila dahil gustong-gusto niya ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Ang bawat emosyon na nararamdaman niya sa bawat paggalaw ng labi nito ay gustong-gusto niya. Naramdaman ni Cassandra na paulit-ulit nitong pinipisil ang bewang niya na nagpapainit sa katawan niya dahilan para mapaungol siya sa bibig nito. Nang magsawa ang kamay nito sa bewang niya, umakyat iyon pataas hanggang sa makarating sa gilid ng dibdib niya. With her mind clouded with lust, she still managed to think straight and ask herself, "Is this right?" Tanong ng matino niyang isip. "It's up to you." Sagot naman ang hindi katino ang isip niya. Napabuntong hininga si Cassandra. "Bahala na kung anong mangyari." She just want to feel him again, and with that, nagpatangay siya sa sensasyon na lumukob sa kanya at pinagdalhan sa kanya ni Rafael. Nararamdaman ni Cassandra na ang kamay ni Rafael na dumadausdos pababa galing sa gilid ng dibdib niya ay ipapasok sana nito sa suot niyang cover-up nang makarinig sila ng isang malakas na singhap at tikim
dahilan para matulog si Cassandra sa kinatatayuan niya at maghiwalay ang labi nilang dalawa. Did someone see us? Cass? Parang nagugulat na tawag ni Maddie sa pangalan niya. Sir? Si Naomi naman. Huminga si Cassandra ng malalim at dahan-dahang iniangat ang mukha niya sa lalaking nasa harap niya na malawak ang ngisi. And what's with that face? Masaya ba to dahil may nakakita sa amin? Kung nga sobrang nahihiya tapos siya nakangisi lang. Ano na lang sasabihin ko sa dalawang babae sa likuran ko? Sabi ni Cassandra sa kanyang sarili. It's okay, baby. Nang aakit nitong bulong. Inirapan ni Cassandra ito at dahan-dahan na hinarap ang mga gulat niyang kaibigan. Naistorbo ba namin kayo? Nauutal na tanong ni Maddie. Obviously, yes, Maddie. Si Naomi nahalata pa din ang gulat sa mukha. No, ladies. Nag-uusap lang kami ni Cassandra. Si Rafael ang sumagot dahil kahit anong buka ng bibig ni Cassandra ay walang lumalabas na salita. Yee! Isang matinis at malakas na tili ang naririnig nila mula sa likuran ni Naomi at Maddie dahilan para takpan nilang tatlo ang tenga nila at si Rafael naman ay mapangiwi. Ang mga tao na naman na naglalakad malapit sa kanila ay napatingin sa pwesto nila. My gosh, Maricel, my eardrums! Maarting sambet ni Maddie. Sorry. Hingi nito ng tawad at hinawi sila ni Naomi para makadaan ito. Teka, Boss Pogi, ha? Eh kasi nakita namin na naghahalikan kayo. Tapos sabi mo nag-uusap kayo? Paano may papakita sa amin na nag-uusap lang kayo? Walang hiyahiyang tanong ni Maricel. Ang kapal talaga ng mukha. Kanina pa kami nag-uusap, Maricel. The three of you were late to notice that we talk. Kaya yung kissing scene lang ang nakita nyo. At wala ring hiyahiyang sambit ni Rafael dahilan para mamula ang pisngi ni Cassandra. My gosh! Lupa, lamunin mo na ako at huwag mo na akong ibalik kahit kailan. Utang na loob! Sabi ni Cassandra sa isip niya. Hey, what happened? Biglang sumulpot si Brendel sa harap nila at ininspeksyon ang mukha ni Maricel. Paniguradong narinig nito ang matinis na tili ng dalaga. Tinabig naman ni Maricel ang kamay ni Brendel na nakahawak sa pisngi nito at sinamaan ito ng tingin. Ang OA mo! Pagtataray nito. Doon ka na sa mga babae mo. Kanina kinakausap kita, hindi mo ako pinapansin. Tapos ngayon susulpot ka dito. Doon ka na! Pagtataboy ni Maricel dahilan para mapanganga sila nila Maddie at Naomi dahil sa pinagsasabi ni Maricel kay Brendel. The Brendel Salvador, the very well-known as one of the business devils in business world, ay pinagtatabuyan lang ng isang Maricel. What the hell is happening in the world? Gumugunaw na ba ngayon ang mundo? Maricel? Nag-aalang ang pagtawag ni Maddie sa pangalan nito. Yeah? Tugon naman nito. Bumuntong hininga si Naomi. Maricel, kilala mo ba ang pinagtatabuyan mo? Tanong ni Naomi na agad namang tinanguan nito. Maricel Sandoval, wala kang panama sa isang Brendel Salvador. Kaya huwag mong ipagtabuyan ang taong nasa harap mo dahil baka may makarinig sa'yo. At ikaw pa ang mapahiya dahil isang kilalang tao ang nasa harap mo. Baka mamaya nasa social media sites ka na at nakaroon ka na ng scandal. Kaya kung ako sa'yo, kumilos ka ng naaayon, okay? Pagsuway ni Naomi dito. Yeah, I know. Mataray na wika ni Maricel at nagmamarchang umalis. Binalingan naman ni Brendel si Rafael na nakangisi lang at nagkibit balikat. I should tell her. Iiling-iling na sambit ni Brendel kay Rafael at umalis na. Una na kami. Paalam ni Maddie at umalis na sila ni Naomi. Si Cassandra naman ay naiwang tulala at napaigtad na lang nang maramdaman niya ang labi ni Rafael sa kanyang liig at hinahalikan siya doon. Sir, ano ka ba? Saway ni Cassandra
at humarap siya dito. Ngumiti naman si Rafael sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Let's go. Punta tayo dun. Anyaya nito at inginuso ang isa pang dalampasigan na medyo malayo mula sa kinatatayuan nila. Ano namang gagawin natin dun? Tanong ni Cassandra habang naglalakad sila papunta roon. Basta, may sasabihin lang ako sa'yo. Sagot ni Rafael. Nang makarating sila sa dalampasigan ay umupo sila sa buhanginan. Walang masyadong tao roon dahil may multo daw doon. At syempre, silang mga natural na turista at kaibigan ng may-ari ay hindi naniniwala dahil wala naman silang nababalita ang ganun. How's your life after so many years, Cassandra? Biglang tanong ni Rafael dahilan para tignan niya ito sa mga mata nito. Akala ni Cassandra ay nagbibiro lang ito, pero hindi. Seryoso si Rafael sa tanong nito sa kanya. Mapait si Cassandra ngumiti at tumingin sa dagat. I survive, sagot niya. After what happened, I still can't believe that it happened to me. I always ask myself kung ano ba ang nagawa ko at naging ganun ang kapalaran ko. But I realized something after what happened. Na kaya nangyari yun dahil kailangan kong malaman na hindi pala sapat na dumepende lang ang isang tao sa isang tao. Dahil kapag nawala yung taong dinedependihan mo, masasaktan ka. And after that, I still survive. Pinili kong kayanin. Because I'm not just Cassandra Pascua for nothing. So I decided to live free kahit mahirap. Wika ni Cassandra. Mahirap mag-open up pero kailangan niyang gawin yun para mawala na ang sakit. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.